Isang mapagpalang araw sa bawat isa, welcome po sa ating FBC Online Sunday School. At patuloy pa rin po tayo sa ating unang bahagi ng ating pag-aaral, FBC 101. Ito po yung tinatawag na Salvation Class. Kung ikaw po ay ngayon lamang nakasubaybay dito sa ating aralin, ay pwede po kayong mag-request ng libre pong soft copy ng atin pong lesson. Pwede nyo pong i-print yan para masundan nyo po yung ating pinag-aaralan sa ngayon. I-private message nyo lang po ako dyan po sa link na naka-post. Click nyo lang po yan sa Facebook at i-search nyo lang po yan. At private message nyo po ako at padadalang ko po kayo ng soft copy ng atin pong pag-aaral ngayong oras na ito. Ang atin pong lesson ngayon ay Born Again Experience. At kung nakasubaybay ka, ay pangatlong lesson na po natin ito under po sa Salvation Class. Before we pray, ay gusto ko lang basahin ang ating pangunahing talata. Sabi po ng John chapter 3 verse 3, sabi po ng salita ng Diyos, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tayo po muna ay manalangin. O makapangyarihang Diyos, may lalang ng lahat ng bagay, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan sa aming pag-aaral sa ngayon at gamitin niyo rin po kaming instrumento na hindi lang po kami tagapagpakinig, kundi gamitin niyo rin kami na ma-share namin ito later on sa amin pong mga kapitbahay marahil, mga kaopisina o sino mang tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas, ay gamitin niyo po kami na iyong instrumento para ma-share ang mabuting balita. Kaya Lord, ito pong aming aralin ay napakahalaga. Pag meron pa pong hindi tiyak sa kanyang kaligtasan na nakikinig po ngayon, ay buksan niyo po ang kanyang isip, ang kanyang puso na makilala kanya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Maraming maraming salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So dito po sa talatang ito sa John chapter 3, nakita po natin yung salitang born again. No, ipanganak na muli. And marami pong gumagamit ng term na ito sa panahon po natin, born again. Ang iniisip ng ilan, pag sinabing born again, yan yung mga, yan ay pangalan ng isang sekta, pangalan ng relihiyon, yan yung mga nagpapalakpakan, halimbawa, yung mga nagsisigaw ng amen, amen. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, ang pagiging born again, wala itong kinalaman sa pangalan ng relihiyon. At yan po ang ating makikita sa pag-aaral natin ngayon na gaya nga po ng sinabi ng Panginoon, except a man be born again, napakahalaga pala nito. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At alam po natin na ang kausap ng Panginoon dito ay si Nicodemus. Siya po ay isang religious leader nung kanilang kapanahunan. Pero tandaan po natin, hindi sinabi ni Jesus na kumbaga dahil ikaw ay religious leader makakapasok ka sa langit, no, ikaw ay mabait. Hindi, except a man be born again, kailangan ma-born again. So ang salitang born again, mga kapatid, no, sa banal na kasulatan, isa po sa ma-encounter nating salita ay yung regeneration. Ang regeneration at ang born again ay iisa lang po yan, no. Sabi nga dito, i-define po natin yung salitang regeneration. Regeneration or the new birth is the instrument that brings us into the family of God, into the kingdom of the Son of God. So yan po pala mga kaibigan at mga kapatid, ang regeneration, ang pagiging born again or new birth, ay ito daw po pala ay instrumento na ginagamit ng Panginoon para tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. So simulan po natin ang ating pag-aaral sa basic na katanungan, bakit ba kinakailangan na ang tao ay ma-born again? Why does a person need to be born again? Bakit ikaw at ako ay ma-born again? And we pray, no, na sa ating pag-aaral, makita natin na wala itong kinalaman sa religion.
So bakit tayo maborn again? Bakit ikaw at ako ay kinakailangang maborn again? Because unang kadahilanan, we are sinners by nature. Ikaw at ako, whether we like it or not, ay makasalanan in the sight of God. Ano man ang kulay ng iyong balat, no, ikaw man ay Pilipino, Koreano, Amerikano, o ano man ang iyong nationality, sabi po ng banal na kasulatan, lahat po tayo mga tao ay makasalanan. Tingnan po natin ang sinasabi ng Roma 5 or Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Pansinin niyo po yung sa dulo, for that all have sinned. So lahat po tayo ay makasalanan. At hindi lang yan. Kung titingnan natin dun sa first part ng verse, wherefore as by one man, sa pamamagitan po no, ng unang tao, yan si Adan po yan, at alam natin yung story. Si Eva nagkasala, kinain niya yung pinagbabawal na fruit, at ganun din si Adan. Napahintulutan niya ang kanyang wife na kinakausap na ng serpent, no, nadaya ang kanyang wife. At yun nga po, no, nagkasala si Eva, at dahil po doon sa pangyayari niyo na si Adan dapat ang leader, at kinain na rin ni Adan itong pinagbabawal na fruit na ito, kaya po pumasok ngayon yung kasalanan sa tao. Kaya nga makikita natin, and death by sin. At ano sabi diyan? And so death passed, na ipasa po. Kung tatanggapin niyo po ang katuruan ng Bible, ang lahat ng tao ay nanggaling lamang sa isang pamilya o sa isang tao o sa unang couple sa mundong ito, yan po ay si Adan at si Eva. At si Adan at si Eva, alam po natin based from the Bible, Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, na sila po ay nilikha ng Diyos. Kaya lahat po tayo ay galing sa kanila. Kaya nga, dahil lahat tayo ay nanggaling sa kanila, yung kasalanan na mula sa kanila ay naipasa sa atin. Parang kumbaga sila ay nagka-virus, at yung virus na ito ay naipasa nila sa kanilang mga anak. At alam natin yung mga anak nila, nagkaroon din ng maraming anak, nagkaroon ng mga susunod na mga henerasyon, nagkaanak hanggang umabot sa ating panahon, yung kasalanan na yan na mula kay Adan ay naipasa po sa atin. Kaya kahit yung mga susunod na mga ipapanganak na mga sanggol, tiyak po yan na dala-dala din po nila ang kasalanan. Kaya nga, si David mismo, makikita natin sa Psalm 51 verse 5, ang sabi ng talata, "Behold, I was shapen in iniquity." O sabi sa Tagalog, inanyuan sa kasamaan. At ano sabi? "And in sin did my mother conceive me." Sabi ba rito sa Tagalog? "At sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina." Kaya nga, 'di ba, ang mga bata minsan, no, may mga paniniwala tayo, "Uy, pinaglihi ito sa mangga o sa anumang prutas." Pero maaring iba man ang sinasabi na pinaglihian, pero lahat pala tayo ng mga tao ay pinaglihi sa kasalanan, dahil makasalanan tayo na ipasa yan sa atin mula pa noon. Kaya tayong lahat po ay pinaglihi sa kasalanan. Kaya nga, hindi mo kinakailangang turuan, o tayo po mismo, hindi tayo tinuruan ng ating magulang na gumawa ng kalokohan, magsinungaling, gumawa ng kasalanan. Pero isang araw tayo po ay natuto, because by nature, tayo po ay makasalanan. Kaya nga, kinakailangan tayong maborn again, dahil tayo pong lahat ay makasalanan. Pangalawa, isa pa po sa mapapansin natin, we are spiritually dead. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabi nating death or dead in the scripture, isa po sa mga kahulugan po niyan ay separation. So tayo po ay spiritually separated sa atin pong Panginoon. No? Kaya nga tayo ay patay spiritually. Tayo ay putol ang ating ugnayan, putol ang ating koneksyon sa ating Panginoon. Kaya nga, kung titingnan po natin sa Ephesians chapter 2, ito ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya doon po sa Epeso. Tingnan nyo po nakalagay, "And you had he quickened who were dead in trespasses and sins." Binuhay niya nga
kayong mga patay. Biruin mo yan ha. Kausap niya po ay mga patay physically, pero ang sinasabi niya sa kanila, binuhay kayo kasi dati kayong patay. Ano sabi niyan? Patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So tayo pala ay binuhay. Mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, binuhay ka. Pero pag hindi ka pa nanalig sa ating Panginoong Heso Kristo, ikaw po ay patay, spiritually, putol ang iyong ugnayan, putol ang iyong koneksyon sa Panginoon. Kaya nga po, kinakailangang ikaw at ako, o kung hindi ka pa tiyak sa iyong kaligtasan, kinakailangang kang maborn again. Next po, makikita natin pangatlo, bakit tayo kinakailangang ma-born again. Pangatlo, we belong to the wrong family. Kabilang tayo sa maling pamilya. Ito po, medyo masakit itong pakinggan. Pero sinasabi kasi ng Biblia, sabi ng John chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil. Kayo sa inyong amang diablo. Anong sabi? And the lust of your father, he will do. He was a murderer from the beginning. Maaring tayo po ay hindi man tayo nakakapatay physically, pero alam nyo ba, minsan sa isip pa lang natin, hinahamak o pinapatay na natin ang ating kapwa. And abode not in the truth. Ayan, puro kasinungalingan po kay Satanas. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kaya nga po tayo nakakapagsinungaling, di ba po? Walang nagturo sa atin, pero natuto tayo isang araw dahil po ang ating ama sa ating kalikasan ay walang iba kung hindi si Satanas. Ye are of your father the devil. Spiritually speaking, kabilang tayo sa maling pamilya, at ang isang taong hindi po na born again, masakit mang pakinggan, pero siya ay kabilang sa pamilya ng kaaway. Kaya nga kailangan tayong maborn again. Kailangan tayong ipanganak muli spiritually para tayo po ay mawala, maialis dito po sa maling pamilya na sinasabi po ng banal na kasulatan. Ngayon, tingnan natin yung pangalawang bahagi ng ating pag-aaral. Ito po yung mga instrument or agents na ginagamit po ng banal na kasulatan o yung tinuturo ng Bible para ang isang tao ay maborn again. Ano ba ang ginagamit? Ano po ba yung mga requirements or ano po ba yung mga agents na ginagamit or instruments na ginagamit po ng Diyos para ang tao ay maborn again? Pakinggan natin mismo sa statement ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng John chapter 3 verse 5, ang sabi ng Biblia, Jesus answered, verily, verily, pansinin nyo yan, inulit po, mahalaga yung statement. I say unto thee, except a man, maliban daw po, no? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So merong dalawang binabanggit dito para ang isang tao ay maka-enter, makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po yan? Yung sinabi pong except dito, no? A man be born, una po, of water and of the Spirit. Yan. So meron pong mga ilang interpretasyon. Akala nila yung water dito ay tumutukoy sa bautismo. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, wala pong sinabi yung chapter na yan tungkol sa water baptism. Ang binanggit lang po, water. At ito po ang kagandahan sa banal na kasulatan. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay tungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, ano ba ang ibig sabihin ng water by comparing other verses? No, pag kinumpir natin sa ibang talata, ano ba ang sinasabi ng Bible o ano ba yung isa sa mga kahulugan ng Bible tungkol sa water? So tingnan po natin. Ang una po dyan na makikita natin na ang water pala sa Bible, yan po yung salita ng Diyos, the Word of God. Meron ba tayong patunay para masabi natin na ang tubig, no, ay ginamit na symbol ito ng scripture para sa salita ng Diyos? Tingnan po natin ang Ephesians chapter 5 verse 26. Yan nga po, no, dahil naniniwala tayo na ang Biblia, bagamat maraming ginamit ang Diyos na sumulat po nito, pero isa lang po ang author ng Bible at yan po ang Diyos, ang Espiritu Santo.
Sabi nga dito, no, paano po sinabi ng scripture? That he might sanctify, no, para mapakabanalin, and cleanse it, para malinis. Cleanse it with the washing, ano po? Of water by the word, sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig, saan daw po? Sa salita. Yung salita po na yan, yan po yung salita ng Diyos. Kaya ang una pong ginagamit ng Diyos na agent para ang isang tao ay maborn again, malaman niya ang kaligtasan, ay sa pamamagitan pala ng salita ng Diyos. At yan po yung tinatawag natin sa ngayon na Biblia. Ang tanong, meron pa bang iba pang talata na magso-support nitong paniniwala na ito na ang water ay tumutukoy sa Word of God at ang Word of God ay agent o kinakailangan para ang isang tao ay maborn again? Tingnan natin sa unang Pedro or 1 Peter chapter 1 verse 23. Tingnan niyo po sinasabi ng Bible. Being born again, ayan, binanggit na naman po yung salitang born again, panganak na muli, being born again, not of corruptible seed, hindi daw po sa nasisirang binhi, but of incorruptible. Ano ngayon yung incorruptible na ito? By the word of God, which liveth and abideth forever. So nagre-reconcile ngayon itong katuruan na ito doon sa John chapter 3 verse 5 na binanggit na kailangan daw po ng water. At nakita natin kanina sa Ephesians 5:26 na isa sa mga symbol ng Bible sa water ay salita ng Diyos. At dito naman sa 1 Peter 1:23 pinapakita na ang salita ng Diyos ay kinakailangan para ang tao ay maborn again. Kailangan meron tayong incorruptible seed. At yung incorruptible seed na yan, yung Word of God. Kaya nga, nung nakapagbasa tayo ng Bible, may nag-share sa atin ng Bible, aba, doon natin nalaman kung paano palang maligtas. Kaya napakahalaga ng Biblia, ng salita ng Diyos, sa pagkaalam ng katotohanan. Pangalawa, kung babalikan natin yung talata kanina, di ba? Ang sabi doon, okay, ang sabi ng salita ng Diyos, except a man be born of water, nabanggit na natin kanina yung water, and of the Spirit. So yung pangalawa, the Spirit of God. Kinakailangan ang Espiritu Santo para ang tao ay maborn again. Balikan natin ang sinasabi ng mga talata. John chapter 3 verse 5, 6, at magja-jump tayo mamaya sa verse 8. Sabi rito, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So mahalaga yung Spirit of God. "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Merong kapanganakan sa laman. Ikaw at ako ay merong physical birthday. Alam po natin yan. Nagkakantahan pa nga tayo ng happy birthday. May mga handaan ng konti. Pero kung may kapanganakang, may kapanganakang physical, kaibigan, meron din palang kapanganakan spiritual. At tingnan po natin, ha, yung susunod na talata, verse 8, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth, so is everyone that is born of the Spirit." So kinakailangan panganak sa Espiritu. So kung isang beses po sa ating buhay, pinanganak tayo physically, meron tayong physical birthday, aba, meron din pala tayong spiritual birthday. At kagaya ng physical birthday, isang beses sa ating buhay na tayo po ay ipinanganak muli, tayo po ay naligtas. Kung ikaw ay ligtas na at kung hindi ka paligtas, sa oras at araw, kung ngayon po yan, kung tatanggapin mo, kung sasampalatayanan mo ang Panginoong Hesukristo, then ikaw po ay mababorn again, ikaw po ay maliligtas. Kaya nga, puntahan na natin yung pangatlo. How can we be born again? Paano ba maborn again? Ikaw at ako ay magkaroon ng tinatawag na kapanganakang muli, spiritually speaking, para
ikaw at ako ay maligtas. Or kung tayo'y ligtas na, amen. Kung hindi ka pa ligtas, nawa po sa oras na ito ay gamitin itong pag-aaral na ito na maunawaan mo ang iyong kaligtasan. Una po, kailangan aminin mo na ikaw ay makasalanan. Kagaya nga ng ating nabasa kanina, di ba? Galing tayo kay Adan. At sinabi pa ng Romans 3:23, for all, pag sinabing all, lahat po yan. Ikaw at ako, tayong lahat ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Kapos, hindi tayo nakakaabot sa standard ng Panginoon. Lahat tayo ay bagsak, lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga kinakailangan tayong ma-born again para makita natin ang kaharian ng Diyos. Dahil pag hindi tayo na-born again, ako sorry, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Number two, believe that Jesus Christ died for your sins. Kaibigan, kapatid, kailangan maniwala ka na ang Panginoong Hesukristo, binayaran niya na ang iyong mga kasalanan doon sa cross. Kaya nga sabi po ng Romans 5:8, but God commended His love toward us. Anong sabi dito? In that, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa atin. Nang sabi niya, nang tayo ay makasalanan pa. Alam niyo, ang ganda nung sinabi ng verse, no? Hindi tayo inantay ng Diyos. Kumbaga, ay teka, antayin ko muna itong taong ito bago siya bumait, bago ko siya i-save. Hindi. Nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Kaya nga, 2,000 taong mahigit nang nakakaraan, ang Panginoong Hesukristo ay pinako sa krus. Dahil ang kanyang ginawa na sacrifice dun sa krus ay pambayad sa kasalanan mo, sa kasalanan ko at sa kasalanan ng buong mundo. Kaya paniwalaan natin yun. Paniwalaan natin na ang ginawa ni Jesus Christ ay sapat na para sa ating kaligtasan. At panghuli po, para maborn again ang isang tao, magtiwala. Trust the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Individual po kasi ang kaligtasan. Hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao. Kailangan ikaw mismo manampalataya ka personally sa ating Panginoon. Kaya nga po, mapapansin nyo sa Romans 10:9 that if thou, singular po yan, no? But if thou shalt confess with thy, singular, mouth, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead. Anong sinasabi ng Bible? Thou shalt be saved. Pag ikaw po, inihayag mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong bibig at sasampalataya ka saan? Sa iyong puso pala. Manalig ka, magtiwala ka sa Kanya mula sa iyong puso na ang Diyos, binuhay siya maguli mula sa mga patay. Ano pong sabi ng Biblia? Ikaw daw po, ikaw at ako, no, nananalig sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, o kung ikaw man ay ngayon pa lang maniniwala at mananampalataya sa Panginoon, then ikaw ay maliligtas. Yan po ngayon yung sinasabing born again. In fact, dagdagan pa natin para mas lalo nating makita. Galing tayo sa maling pamilya. Sabi ng John 1:12, but as many, tinan niyo po, as receive Him, ang lahat na nagsitanggap sa Kanya, ano sabi rito? To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ayun pala, pag ang isang tao ay manampalataya kay Jesus, tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, then siya ngayon ay bibigyan na ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Diba? Kita natin sa aral natin kanina, tayo ay kabilang sa maling pamilya nung hindi pa tayo naliligtas. Pero the moment you receive Jesus Christ as your Savior, ikaw ngayon ay maililipat na sa panibagong espiritual na pamilya, mula ka sa pamilya ng kaaway, maililipat ka ngayon sa pamilya ng Diyos. Yan ang pagiging born again. Hindi yung kabilang ka sa isang reliyon na nagpapakilalang born again. No, hindi po yan. Kahit na umanib ka sa anumang reliyon, pero pag hindi mo tinanggap, hindi mo sinampalatayanan ang Hesukristo ng Biblia, then hindi ka po born again spiritually. So para maging born again spiritually, maging anak ng Diyos mula sa anak ng kaaway,
kailangang sampalatayanan, kailangang tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas. Kaya nga po makikita natin mga kapatid sa isa pang talata, Galatians chapter 3 verse 26, ang sabi dito, "For ye are all," kausap po ni Pablo ang mga taga-Galacia, mga mananampalataya sa Galacia, at lahat po sila, sabi rito, "Ye are all the children of God." Paano sila naging children of God? By faith in Christ Jesus. So dahil sila'y nanampalataya, nagtiwala, tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo na kanilang tagapagligtas, then sila po ay mga anak na ng Diyos. At ikaw at ako, ganun din po. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, amen, anak ka na ng Diyos. Pero kung hindi pa, nako kaibigan, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Sampalatayanan mo, tanggapin mo na ang Panginoong Yesus, binayaran niya na sa krus ang lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi reliyon, hindi sa mabuting gawa para tayo po ay makatungo sa kaharian ng Diyos, kundi sa pagtitiwala, pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. So yan po yan mga kaibigan at mga kapatid. At pagtatapos, pakikita natin, di ba, ang tao po ay gustong magbago. Maraming mga New Year's resolution na pinagdaanan, pero alam nyo, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if any man be in Christ," ano po mangyayari? "He is a new creature." Ayan na, born again na. Bago ka na ngayon, nailipat ka na sa panibagong family, at yan ay sa pamilya ng Diyos. Kaya alam nyo sa oras na to, kung itinanggap nyo na ang Panginoon, amen, ikaw ay born again na. Nung oras at araw na sinampalatayanan mo ang Panginoon, ikaw ay born again na. Pero kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, nakikinig ka ngayon kaibigan, at maaring na naunawaan mo yung message pero hindi ka pa sure sa iyong kaligtasan, ito po ang araw ng kaligtasan. Lumapit ka lang sa Panginoong Hesukristo, naririnig ka niya, at kahit na ikaw pa ang pinakamasama sa iyong paningin, kahit gaano man tayo ka karumi, pero kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. At hindi po sa mabuting gawa, hindi po sa pag-anib sa alinmang reliyon para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan nating maborn again sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kaibigan, lumapit ka lang sa Panginoon, kausapin mo siya, magtiwala ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. Kaya sa oras na to, aanyayahan kita. Nais mong tanggapin ang Panginoon, sa oras na to, kung may nakikinig na hindi pa ligtas at nais mong maligtas, nais mong maging born again ka, mailipat ka sa panibagong family, spiritual family, now is the time. Kausapin mo ang Panginoon, ililid kita sa isang prayer, kaibigan. At pag sumunod ka sa prayer na to, ariin mo to na sarili mong panalangin, dahil ang tinitignan ng Diyos yung puso mo. Yan po ang mahalaga. So tayo na po yung manalangin. Let's pray. At ikaw po kaibigan, kung nais mong tanggapin ang Panginoon, sumunod ka lang sa prayer na aking babanggitin. O makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong salita. Nalaman ko po na ako ay makasalanan. Ako pala ay patay spiritually at kabilang ako sa maling pamilya. Lord Jesus, tinatanggap kita. Buong puso ako nagtitiwala sa iyo bilang aking tagapagligtas. Salamat Panginoong Jesus. Dahil 2,000 taon nang nakakaraan, binayaran mo ang lahat ng aking mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat Panginoon, dahil ayon sa iyong salita, ikaw ay muling nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Kaya buong puso po ako na nagtitiwala sa iyo Panginoon na ikaw lamang ang makakapagpatawad sa akin sa lahat ng aking mga kasalanan. At ikaw lang, Panginoong Jesus, ang tiyak na magdadala sa akin sa langit. At ikaw lang din, Panginoon, ang makakapagpabago sa akin mula sa maling pamilya patungo sa bagong pamilya. Inaangkin ko po ang iyong mga pangako. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.
and amen. Alam mo, kaibigan, kapatid, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Kung tinanggap mo ang Panginoon sa oras ito, amen. Glory to God. Nawa po ay hindi ito yung una at huli ng iyong pakikinig. Marami pa po tayo magiging aralin sa mga susunod. Nawa po ikaw ay patuloy na sumabaybay at mag-aral, lumago sa biyaya ng Panginoon. At huwag kalilimutan, attendance mga kapatid, attendance po, gaya ng ginagawa pa rin natin. Pangalan lang din, may example po sa baba, apelyido muna, pangalan, middle initial. Then, yung date po, kung ikaw man ay nanood, halimbawa ng May 22, 2022, yung oras din po, kung nanood ka ng halimbawa ng 9 to 9.45 or 9 to 9.30, sinubaybayan mo po ito. At i-type mo rin po yung pinaka-lesson, yan na lang pong ilagay, born again. Para may attendance po. Kasi sa ating ginagawang ito, no, sa salvation class hanggang sa discipleship class, may magkakaroon po ng certificate. Kaya sumubaybay ka kapatid. No? Hindi ka man halimbawa mabigyan ng hard copy, pero pwede kang padalhan later on ng soft copy kung malayo ka, pero sumusubaybay ka sa ating lesson, aba, blessing po yan. At PM nyo lang po ako. No? Ito po yung aking pinaka FB. Okay, yan, search nyo lang po yan at i-PM nyo lang po ako para doon sa inyong attendance. At kung wala ka pang dinadaluhang local church na Bible-believing church, ito po, inaanyayan kita sa Faith Baptist Church. Ayan po yung aming address and contact number. At yan, nandyan din po sa ibaba yung pinaka-Facebook page ng amin pong church. Again, maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. God bless you.